Oh, guys. Matutulog sana ako eh, pero ano, naisip ko na gumawa ng vlog kuno about agri techniques. Itong ano, props ko lang to. Para ang dating ay medyo cool. Courtesy ng isang application. Ilalagay ko mamaya. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe naman. Para madagdagan yung subscriber ko. Dito sa aking gagawing vlog about planting. Dalawa itong iti-take up ko sa inyo guys na topics. Grafting saka rooting. Rooting, paggawa ng mga seedlings. Iba, importante yan. Una-una, itong grafting. Ang kailan natin mga ano dito, mga materials, siyempre yung sayon. Yung mga plants na gusto nyong i-graft. Ang tawag doon sayon. S-C-I-O-N. Sayon. Yan, mga agricultural terms yan. Kasi alam nyo na sayon. Okay? Sayon na yan, pwedeng galing. Iba't ibang klaseng stem ng mga fruit-bearing trees. Example, mango, jackfruit, calamansi, guava, kaimito, or anything na fruit-bearing tree na gusto ninyong i-graft, pwede. Ang gagawin nyo dyan, puputol kawin ng mga at least 6 inches. At ang width nung sayon is, ang recommended daw diameter niyan, sayon, ay at least 1 centimeter. Ano? Yung kasing taba ng stick ng sigarilyo. Alam nyo yan? Ayun, ganun kataba. Bago 6 inches. Yun ang ideal na diameter ng sayon. Pero kung mas maliit, okay rin. As long as hindi siya mura. Hindi siya mura, okay? Yung medyo magulang na. Kahit na mas payat pa ng konti. Ang gagawin nyo dyan, ha, tutulisan nyo yung sayon. Yung puno na sayon, tutulisan nyo yan eh. Huwag yung pabilog ang pagtulis nyo. Huwag yung parang pencil. Hindi, hindi ganun. Flat ang pagtulis. So, ang paghiwa nyo, two sides, opposite sides, kaya patulis. Okay? Klaro, ha? Patulis. Pag ganyan, no? Alam nyo na yun, patulis na two sides, opposite side, okay? Klaro na yun. Kahit na wala tayong visual aids, may imagine nyo na yan. Matatalino naman kayo, eh. Ngayon, doon sa puno na paglalagyan nyo ng sayon, ha? Ihiwain nyo rin. Kung gusto nyo yung stem, hiwain nyo na ganun din ang shape sa tinulisan nyo yung sayon. Ganun ang shape na gagawin ninyo. Para mag-fit, maglapat. Pwede rin sa mga stem, bibiyakin nyo na lang yung stem. Ha? Bibiyakin nyo yung stem. Bago isasaksak nyo doon yung sayon sa biyak na stem. Nung paglalagyan nyo ng graft, i-grafting nyo. Okay? Kailan mag-fit. Kaya ang gagawin nyo na sa pag biniyak nyo yung stem, ang korte ng sayon, mas mahaba yung point niya para mag-fit doon sa biyak na stem na paglalagyan nyo. Okay? Ano lang to eh? Common sense lang to. Ngayon, pag nagawa nyo na yon, ipipit nyo na yung sayon. I-insert nyo na yung sayon doon sa biniyak na stem or doon sa stem na hiniwan nyo lang kakorte ng tulis ng sayon. Okay? Dalawang option yun eh. Pag nailagay nyo na yun, na lumapat na, tatalian nyo na. Ang pantatali dyan ng recommended ng mga agriculturist eh yung grafting tape na mabibili sa mga hardware or sa mga supermarket na nag-offer ng mga agri products. Ganun yan.
ask nyo lang yung grafting tape. Mura lang yun, mga pinakamahal na siguro doon, mga 150, mahaba na yun, mga 100 meters na yun. Matagal yun ang gagamitin yun. Iba-ibang kulay yun. Ako hindi ako gumamit ng gano'n. Ang ginamit ko, alam nyo kung ano? Kasi, mabilis yun yung pagka-excited ko na mag-graph. Hindi na ako namili ng ano, ng grafting tape. Anong ginamit ko? Yung straw na panali sa mga supermarket, panali ng mga kahon, iba straw ang ginagamit yun. Yun ang ginamit ko. Ganun kasimple. Itinalihan ko na. Nung na-insert ko na yung ano, yung sayon, doon sa puno na paglalagyan ko, tinalihan ko. Itinali ko na yun. Medyo mahigpit yun. Kaya fit na fit yun eh. Higpitan nyo yun. Pag naitali nyo na, na hindi na gumagalaw-galaw, mahigpit ang pagkatali nyo, sasakluban nyo yung sayon. Gagamitin nyo yung plastic na 2x10. May nabibili nyo mga plastic na ganyan eh. 2x10. Yung mga plastic na ginagamit sa paggawa ng ano, mga ice candy. Pagmasa tayo kaya ice candy. Yun, pwede yun. Yun ang ginamit ko eh. Masa ako eh. Oh, di ba? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ha? Para dumami subscriber ko naman. Oh, di ba? Oh, di. Ano na, sinakluban na. Okay na. Tapos na yung proseso ng grafting. Okay? Maghihintay kayo ngayon ng mga 10 to 15 days. Minsan, umabot ng 20 days eh. Bago nyo, pag chinek nyo na yon yung ingraft ninyo, dapat meron kayo makitang bagong talbos na kahit maliit lang, nagtalbos yung sayon. Ah, yun, titignan yung sayon agad eh, kung nagtalbos. Pag nagtalbos yun, meron kayo nakitang maliliit na dahon na yung shoot na tinatawag sa English. Ibig sabihin, nag-work out yung grafting nyo. Success. O, oh, di ba? Ang saya, di ba, pag ganun? Nakapag-graft ka ng ano? Accomplishment yun sa isang farmer o isang gardener o isang hobbyist. Ako, ang classification ko, hobbyist lang ako eh. O, oh, di ba? Saya. Tagumpay. Success. So, nakapag-graft na kayo. Mayroong isang klase ng grafting na ang gagamitin mo, dalawang puno, pag-iisahin mo. Para yung nutrients na papasok doon sa plant na yun, doble ang pinagagalingan. Meron ganong grafting eh. Yun, hihiwain mo yung puno ng isa, hihiwain mo rin yung puno ng isa, pagdidikitin mo yung hiniwa mo na portion, pagdidikitin mo yun, then tatalian mo ng grafting tape or straw. Ganun lang. Ganun, medyo resourceful tayo. Pag tinalihan, higpitan mo yung tali. Pag natalihan mo na yun, ganun din. Hihintayin mo after balutin mo din ng plastic. After na lagyan mo ng grafting tape, balutin mo ng plastic. Hihintayin mo yun mga ganun din, 10 to 15 days. After 10 to 15 days, pwede mo alisin yung binalot mong plastic. Alisin mo na yung binalot mong plastic. Pero yung tape, huwag muna. Bayaan mo muna doon. Mga 1 month. Para totally nag-blend yung dalawang pinag-graft mo na puno. So, pag naging success yan, yung puno mo ng grapes na dati isa lang pinagagalingan ng nutrients, dalawang paggagalingan niya. Kaya mas maraming bunga yun, mas mabilis bumunga. Di ba? Yan ang mga techniques. So, tapos na yung grafting. Okay na yun, ha? Naintindihan nyo. Klaro, ha? Medyo malino na may explanation ko, eh. Madaling intindihan. Saka ito, very ordinary na rin to. Maraming nakakaalam nito. Yung, pero sineshare ko lang sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? Eh, vlog ko to, eh. Subscribe, ha? Next, ito. Yung rooting, pagpapaugat para makagawa kayo ng mga seedlings nyo. Kasi ako noon,
umorder pa ako ng seedlings sa La Union eh. Online. Online na ano, ang pag-order ko. Magkano bang benta sa akin ng isang seedling ng grape noon? 450 yata isang seedling. Kaya nadali ako ng 1.8 noon eh. Bago mayroon pang shipping, sa akin pa chinels yung shipping. Almost 2,000 din yung apat na seedling ng grapes. Tinanim ko doon sa, ano, sa roof deck, sa mga paso. Roof planting. Pot planting pala. Hindi roof planting. Plot pan planting. Kakanda bulo-bulo na ako. Oh, ganun. Masaya. Di lumago yung apat na yun. Di ba? Lumaba na yung mga bayan sila eh. Nabuhay. Dahil seedling, may ugat na yun. Nung binili ko, may ugat na talaga. Tinanim ko sa apat na paso. Medyo malaking paso. Ngayon, doon ko i-apply yung, in-apply yung pag-rooting na sinasabi niya na sa farming. So, sa isang puno ng grape, apat na puno yun, di ba? Sa isang puno, nakagawa ako ng lima. So, in short, times four, meron 20. 20 seedlings ang nagawa ko. Okay? Ganito ang ginawa ko. Eh, napanood ko rin sa mga video to eh. Video ng mga ano, minsan mga Thailander, mga Indian. Hindi ko maintindihan na sinasabi. Tinitinan ko lang yung mga picture. Ito nga ba? Tagalog man din, maintindihan natin to. O sige. Ngayon, sa pagrurooting, ganito. Kanyari, yung grapes, gusto nyo magkagawa ng seedlings from the grapevine, ha? Ihiwain, babalatan mo yung porsyon ng puno ng grapes. Yung vine mismo. Babalatan mo yung at least 1 inch ang babalatan mo doon. Yung bark niya, pinaka-bark alisin mo yun. Paligid. So, open lahat yung paligid noon. 1 inch ang haba. So, sa isang puno ng grapes na gumawa ko ng limang seedlings, so, apat na gano'n ang ginawa ko. Layo-layo. Every, ang ginawa ko yata, every 7 inches. Isang ganon. So, apat na ganon ang ginawa ko. Binalatan ko. Tigwa 1 inch. Okay? Maliwanag, ha? 1 inch. Bawat isa. Ngayon, yung ang next na step natin doon, babalutin natin yun ng, ano, ng lupa. Yung nabalatan na portion na yun. Ang madaling paraan dito na napanood ko rin, ano, maglalagay ka ng lupa doon sa plastic na 2x10 ang size. Lalagyan mo ng lupa no, yun na ang lalagyan mong portion ay 2.5 inches lang ang pupunin mo ng lupa sa plastic na yun. Okay? 2.5 inches, ha? Maliwanag. Ibubuhol mo ngayon yun. Medyo siksikin mo para hindi loose yung lupa sa loob. Sisiksikin mo yun bago mo ibuhol. Isasagad mo yung buhol para mas mahigpit, yung mas concentrated yung soil na ilalagay mo. Garden soil or kahit anong lupa, basta ano siya, yung malambot, soft and medyo damp ng konti. Okay? Ngayon, pag nagawa mo na, naibuhol mo na, ihiwain mo yung portion na yun, yung pinaglagyan mo ng lupa. Ihiwain mo yung kalahati nun. Yung isang side, hiwain mo yung buo, ha? Pero hanggang kalahati lang ang lalim. Yan ang ibig ko sabihin. Hiwain mo buo yun. Yung 2.5 inches na yun, hiwain mo ng buo. Kalahati lang. Ha? Nung buong 2.5 inches. Oh. Klaro ha? Kalahati ng buong 2.5 inches. Hiwain mo. Ibubuka mo yun. Ibubuka mo yun, nahiwa mo na yun. Yun, ibinuka mo na yun na lupa na balot ng plastic, yun ang isasaklob mo doon sa nabalatan na, na portion ng grape. Isasaklob mo yun. So, babalutin mo. In short, babalutin mo yung buong puno ng grapes. Yun ang pambabalot mo. Yung lupa na yun na covered ng plastic. Okay? Pag nabalot mo na yun, i-covered na lahat. Paligid ng bark na binalatan, nabalot na. Tatalian mo ngayon. Yun. Ang pantatali mo, yung istro. Istro ng
Pwedeng pantali yun. Pwede rin yung sinulid na medyo makapal. Pwede rin yun. Nasa yun na, diskarte na lang. Be resourceful. No? Ginamit ko nga istro eh. Pinutol ko mga, yung istro pumutol ako ng mga ilang, 10 inches. Putol ko, 10 inches bago. Di ba yung istro madaling ano yun? Madaling pag-iwahiwalayan yun eh. Oh. Kumuha ka ng manipis. Ilahin mong gano'n, ihiwalay na yun eh. Yun ang pantatali mo. Tatalian mo ngayon yun. Yung portion na yun, ha? Medyo mahigpit, pero hindi makawala yung lupa. Huwag naman sobrang higpit, ha? Baka mabigti na yung halaman, hindi na makadaan yung mga nutrients. Ah, alam mo na yun, kaya-kaya mo na yun. Oh, pag natalian mo na yun, oh, sa isang puno, 5 gallon gagawin mo, ha? Dahil na 5 yung seedlings na gusto mong magawa eh. So, 4 yung puno. Talan ko, 4 yung puno ng seedling, ng grapes ko. Tigli 5 ganun ang ginawa ko. 20. Oh, nagagawa ko ng 20. Ganun lang. Ganun kasimple eh. Yan, nakikita yung baril ko. Yun, kuboy kasi itong outfit ko. Kaya may baril eh. Di ano na yun? Air gun. Pellet gun yun. So, ganun. Ha? Tapos na. Yung hihintay mo ngayon yun. Pag nabalot mo na lahat, hihintay mo. Mga 10 to 15 days. I-check mo. Diba transparent yung plastic? Pag meron ka nakita doon na mga puti na parang uod, hindi uod yun ha, ugat na yun. Ugat na yun. Matutuwa ka na. Dahil success yung pag-rooting mo. Diba? Sayan mong ganun, diba? So, meron ka na agad 20 seedlings. Ayan, pag nakikita mong ganun, puputol-putulin mo na yun. Kaya nga may cutter tayo, yun ang gagamitin mo ng cutter. Puputol-putulin mo na yun. Sa isang puno, 5 puto lang nagawa mo. 5 seedlings. Yung pinagputulin mo naman, tutubo naman yun. Mapuproduce na naman ng maraming branches yun. Parami ng parami. Hanggang sa dumami na yung mga seedlings mo. Yung iba, pwede mong ibenta. O, di ba? O, ganyan, tulad ko, nabili ko 350 plus shipping. Kano ba yun? 450 plus shipping. O, 500. Isang seedling. Hindi dito, sa mga kaibigan mo. Nasa yun, gusto mong ipamigay or medyo generous naman yung kaibigan mo. Papayaran mo na rin kahit na mga 250 lang. O, di ba? At least mayroon bumalik doon sa pagod mo na bayaran ng konti. Asa yun na yun. Gusto magpamigay o ibenta. Pero kung business-minded ka, na medyo big time ang dating mo, bayaran mo na rin. May option. Ngayon, kung mayroon ka malaking taniman ng grapes, maganda negosyo ang grapes, taniman mo ng maraming seedlings yan. Alam mo, yung may mga grape farms, yung mayaman niya mga yan. Pag yung vine ng grapes, kasi taba na nung braso mo, ang dami ng sanga nun, ang lakas ng mamunga nun. Kasi malalim na yung ugat nun eh. Ang lakas ng mamunga nun. Yung pag meron ka mga 100 na ganun puno ng grapes, at panay ganun na katataba ang puno, sitting pretty ka na lang. Ah. Kasi dadayuhin ka na ng mga buyer eh. Sila lang kukuha doon ng bunga. Hindi na ikaw eh. Sila na. But meron kang timbangan doon. Di ba? Meron kang timbangan. Titimbangin nila. Babayaran nila sa iyo. Kung magkano yung puho, yung cost na gusto mo. Na medyo masaya ka. Yung iba, ibibenta naman yun. Iba for consumption. Ngayon, ang kilo ng grapes ngayon, tingin ko mga 120 yata per kilo. Yan, kung mula sa plantation mo, pwede mong ibenta ng 110 o 100 para pag binenta man nila, meron silang tubo. Later na yun, pag napalaki mo na yung plantation mo. Sure, by that time, hindi na gano'n ang presyo nun. Baka, because of inflation, baka 1 kilo ng grapes by that time. After 1 year, napabunga mo kunyari.
After 2 years, napabunga mo. Siguro ang presyo ng grapes by that time, baka mga 250 to 300 na. Ganun. Ano talaga? Negosyo rin yan. Kikita ka rin dyan sa grapes. Yung hobby mo, nag-i-enjoy ka na, kumikita ka po. Di ba? Saka malinis na trabaho yung pag yung grape farming. Malinis na trabaho yan. Kasi mababa lang, may balag lang yan. Didilinis-linisan mo lang yan. Yan, gustong-gusto ng mga worms yan. Dahil yung dahon ng grapes, masarap yan eh. Sa ibang bansa nga, hinalo sa kanin yan. Yung dahon ng grapes. Masarap daw yan. Hindi ko pa nasubukan. Misa, subukan ko ngayon. Masarap daw yung grapes. Oh, sige. Okay, guys, ha? Dalawang topic ang nabigay ko sa inyo ngayon, ha? First vlog ko ito about agri. At least na i-share ko sa inyo. Gagawa pa ako ng maraming vlogs. But don't forget to subscribe, okay? Subscribe. Dumami subscriber ko, eh. Ang subscriber ko ngayon, mga 1,400 pa lang eh. Kailangan mapaabot natin ng mga 50,000 man lang na subscriber. Medyo masaya na. Okay? Sige guys. Thank you for watching. Bye-bye.